Ito kasi yung problema natin ngayon eh, no? Akala ng ibang Katoliko, parang misa-misa lang sila, simba-simba lang sila. Kaya nga meron tayong binabansagang KBL o kasal binyag libing lang, ganun. O kaya magdadrop lang sa simbahan para mag-cruise. Pero walang sense of stewardship. At maraming problema sa ating lipunan kahit nasa ating simbahan ay kakulangan ng ganyang pananaw na tayo ay stewards lamang. Kaya kung gusto nating panibaguhin ang ating simbahan, dapat nating balikan yung original call natin to be stewards. If we want this spirituality to be concrete, no, to be lived out, we need to have some kind of a structure. No, we need to have a kind of organization to implement, no, the implementing side of the whole stewardship program. One of the poorest dioceses in Metro Manila, financially, no? Because the urban poor of Quezon City and the urban of Caloocan City are located in the diocese of Lubalitses. But from the point of view of stewardship, from the point of view of my experience, I always tell our priests and I tell our leaders, you know, ang mga tao kayamanan ng simbahan. Itong spirituality of stewardship ay malaking maitutulong sa atin sa ating paging simbahan ng mga dukha. Kasi sabi nga natin, simbahan ng mga dukha ay dapat papansinin natin ang mga nangangailangan. At madalas itong mga dukha, itong mga nangangailangan, hindi nga nakakalapit sa simbahan, no, dahil sa kulang ng kanilang kakayahan. Ngunit sila rin ay kailangan makapakinig ng salita ng Diyos. Sila din dapat ay makatanggap ng mga sakramento. Kaya sa ating spirituality of stewardship, inuuna natin sila. The old way of supporting the parish or the church is through arancel system. What that means is this. The main source of funds for the operations of the church comes from the stole fees, the fees that we get from the sacraments. So with this stewardship program, no, we have a new way of supporting the church. So it is really an individual contribution, giving or sharing of parishioner, and we don't mind the amount, any amount that comes from the heart, but we want it the regularity of giving, because we want also to inculcate the habit or the culture of giving. And then if this kind of giving is stabilized, we don't need anymore fees from the sacraments. So sacraments can be free, and the poor can come to the church anytime. Ito ay magagawa ng simbahan kasi sa pagpo-promote nito, ang lahat ay nagsisikap na makatulong sa simbahan. Ibig sabihin na hindi lang ang simbahan hindi lang ang mga taong may pera ang makakatanggap ng mga serbisyo ng simbahan, ngunit ang lahat ng tao ay tutulong para ma-maintain ang simbahan, para makapaglingkod siya sa lahat. May mga commission kami na mayroon pa rin foreign funding. At naalala ko nung nandun pa si Bishop Milo sa amin, pumupunta siya ng Amerika, ng Canada, para manghingi. Tawag niya rito mission appeal. Pero na-realize namin, nung sinisimulan na namin ang stewardship program, pwede palang dumating sa panahon na hindi na kailangan mag-mission appeal ng obispo namin, dahil kaya na pala ng diocese namin kung mai-implement lang ang stewardship program. Kung ang simbahan ay may kakayahan, mas makakatulong sila sa mga pangangailangan ng mga may sakit, sa pangangailangan sa pangapag-aaral. No? At malaki nga ang resources ng lahat, no? Kung pagsamasamahin natin ang resources sa mga Katoliko. Now with that kind of support to the church now will have much resources for her social services for the poor. Like
scholarship, feeding, no, health, no, medical clinics, and underrest, and we can also fund their formation program, capacity building on livelihood skills, alternative learning, and all these services can be offered, no, to the poor people. And the poor people themselves do not just be the objects of those projects, because they themselves contribute financially, and they also volunteer, no, in the management, no, in the running of the programs. Medyo sa simbahang Katoliko kasi, kanya-kanya tayo ng sistema eh. Kaya walang lakas ang diocese bilang isang particular na simbahan o local na simbahan. Pagka centralized ang fund, mas malakas ang isang diocese para mag-implement ng isang program. We call it a standardization program, no, for the diocese, like socialized taxation of parishes, where each parish, according to its capacity, share its resources to the diocese. And then in turn, the diocese takes care of the honoraria, compensation, healthcare, security of priests. Yung mga pare, kahit saan ma-assign, sa mahirap na parokya man, sa malaking parokya man, alam niya na malaking halaga yung ibibigay niya sa diocese at yung tatanggapin nila pare-pareho lang. Kung ang lahat ay tumutulong, no, sa simbahan, ang simbahan ay mangangalaga din sa mga caregivers, no, mangangalaga din sa pangangailangan din ng mga katekista, ng mga pare, no, ng mga church leaders natin. So mas magiging effective ang simbahan sa kaniyang pagmimisyon at mas maging makabuluhan, kasi hindi lang siya magmimisyon para may makuha siya, kasi alam niya tutulungan na rin siya ng buong simbahan. Naalala ko yung sabi ni Bishop Sok sa isang interview. Ang krisis daw ng simbahan ay krisis ng mga pari. Ang pagpapanibago ng simbahan ay nagsisimula sa pagpapanibago naming mga pari. Ang isang naging hadlang nga sa mga pari na paghingi ng tulong sa mga mahihirap ay dahil sa sila ay nahihiyang humingi ng tulong, kasi ang lifestyle nila ay hindi angkop sa mga mahihirap. Mataas ang lifestyle nila, humingi pa ng tulong sa mga mahihirap. Kaya itong spirituality of stewardship ay nangangahulugan din sa atin na mas maging simple ang ating lifestyle. So dumating siya sa amin ng 2005. At 2006, nagsimula kami ng implementation ng tithing sa mga pare. So tinuruan niya muna kami mga pare na mag-alay sa simbahan. Kami yung unang nag-tithing, kami yung unang naging mabuting katiwala. Nung nakita na namin ito sa sarili namin, nagkaroon kami ng inspirasyon para magturo naman sa mga laiko. Yun ang key, ano eh. Kaming mga pari, mga obispo ang key persons eh. If we want this spirituality to be concrete, no, to be lived out, we need to have I call it tripod, which is organization, formation, and services. And the life of the church, or the so-called evangelization, can be expressed in this tripod. Talagang malaki ang kinalalaman dito ng mga mahihirap ay maging evangelizers. Kasi una, ang mga mahihirap ay nakakatulong sa atin paano maging generous. At kung titingnan natin, talagang mas generous sila. May tinatawag kaming panahon ng kagawatan. Ibig sabihin ng gawat taghirap. Kasi ang pera ng mga tao nasa bukid, magtatanim uli sila. Sa panahon ng kagawatan sa amin sa probinsya, walang binyag, walang kasal, kuminsan pati patay. Wala din. Iyan simbahan sa amin na bubuhay sa binyag, kasal, at patay. Pero nung sinimulan namin ang stewardship, kahit walang kasal, walang binyag, walang patay, nakaka-survive. At yun nga ang magandang kwento ng isang taong mahirap. Sabi niya, mas maganda raw magbigay ng balikhandog sa simbahan pag panahon ng kagawatan,
dahil nararamdaman niya, inaagaw niya sa budget niya yung para sa Diyos. At kahit nasasaktan siya at nahihirapan siya, doon niya nararamdaman yung pagiging mabuting katiwala ng Panginoon na kailangan niya mag-alay para sa Diyos.